It's good to be in the house of the Lord. Amen. Pakitingnan nga po yung inyong mga mukha ng inyong katabi, ngitian niyong lang ho at pakisabi na good morning. Panginoon, maraming salamat po dahil sa likod ng mga kapagsubukan sa buhay po namin ay nakapagpupuri kami sa iyo dahil ikaw po ang aming kapayapaan, ikaw po ang aming kalakasan, at ikaw po ang katiyakan ng aming buhay at kinabukasan. Salamat o Diyos sapagkat ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng kasiyahan sa amin at kaligayahan, kapayapaan. Na ano paman o Diyos ang mga pinagdaanan namin ito man nakarang araw, ito man nakarang linggo, salamat po, sinamahan niyo kami. At muli, O Diyos, ang inyong Emmanuel presence ay kinikilala po namin sa aming kalagitnaan, Panginoon. Batid niyo po ang aming puso, batid niyo, Panginoon, ang aming mga paglilihim at pagkukunwari. Sapagkat sa iyo, Panginoon, maging ang dilim ay liwanag pa din. Kaya, Panginoon, kami pong lahat ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. At wag kaming pagharian, O Diyos, wag niyong pahintulutan na kami pagharian ng kayabangan, kataasan, at mga bagay na parabang kami ay mas matuwid higit sa iba. Bagkus magkaroon kami ng kababaang loob, O Diyos, na kilalanin ka sa aming buhay, na ikaw ay Diyos banal matuwid, makapangyarihan sa lahat. At ang di namin kayang gawin ay magagawa mo, O Diyos. Magpakumbaba kami, Panginoon, at magpasakop sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ang patuloy po nating pag-aaral ay pinamagatan ko sa isang salita lamang, peace. Let's all say peace. At nalaman po natin nung nakaraang linggo sa ating pag-aaral ay nagkaroon po ng magandang pag-uusap at magandang revelasyon sa Jesucristo kay Maria Magdalena na siyang piniling maghintay. Bagamat siya'y luhaan, piniling na hong maghintay. At yung nagpakita po ang Panginoon sa kanya na siya po ay muling nabuhay, alam po natin yung mga kaganapan at pag-uusap nila. At ang sabi lang po ng Panginoon Jesucristo kay Maria Magdalena, sabi niya, To remind us in verse 17, sabi niya, Jesus said to her, "Do not cling to me, for I have not yet ascended to the Father. But go to my brothers." So tinawag daw yung mga apostol, no? Na brothers, sabi niya, "Go to my brothers." Look at the humility of Christ. Hindi sinabi na, "Go to my servants." Sabi niya, "But go to my brothers and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God." And then verse 18 tells us, Mary Magdalene went and announced to the disciples, "I've seen the Lord." So this weeping lady now became what? A declaring lady. She declared, "I have seen the Lord," sabi niya, and that he had said these things to her. And last week nga ho, we focused that maybe for the past days, for the past weeks, and for the past years of your life, you have been weeping. But if you will just learn to stay and wait and allow the Lord to move, kuhayaan lang po natin ang Diyos ang gumalaw sa mga pangit, mali, nangyaring mali, o mga hindi maganda nangyari sa buhay natin, o sa mga problema, kapag subukan na nangyari sa buhay natin, kung hayaan lang po natin na ang Diyos ang gumalaw, matuto tayo maghintay, matuto tayo manalangin, magtiwala sa Diyos, you will see a miracle. Because the resurrected Christ cares for you. Dahil ang Diyos na muling nabuhay ay nagmamalasakit sa iyo. At pinagpapala ho ng Diyos ang mga marunong maghintay sa Kanya. Amen? Sino po rito ang natuto ng, sino po rito ang naranasan ng naghintay at nakaranaso ng pagpapala ng Diyos? Pakitaas mo kamay. Diba? In God's perfect time, He orchestrates everything. And all we need to do is just to wait. Okay? Pakisabi yun sa inyong katabi, oh, wait. Okay? So kaya ang proclamation po ng
ni Maria Magdalena, hindi na siya umiyak. May saya na. Sabi niya sa mga disciples, I've seen the Lord. Hindi nilang sinabi na, nasaksiyan ko, nakita ko, nakausap ko ang Panginoon. Ang sabi niya rin. And that he had said these things to her. Lahat ng pag-uusap nila ng Panginoong Jesucristo, kinuwento niya doon sa mga alagad. Tanong, tingin niyo kaya naniwala yung mga alagad? Tignan ho natin. Sasamahan niyo po ako sa pagbuklat ng Bible ninyo sa Gospel of John chapter 20 mula po sa verse 19 hanggang 31 may kita ho natin yung sagot sa tanong na yon. Shall we all arise? Tayo lahat po ay tumayo sa pagkabasa po ng kanyang salita. So tayo po ay nasa John chapter 20 matapos sa utay sa Gospel of John starting verse 19. On the evening of the first day of the week. Look at the emphasis of the Apostle John. On the evening of that first day of the week, when the disciples were together with the doors locked for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." After he said this, he showed them his hands and side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. And again, Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you." And with that, he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone his sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven." Now Thomas, called Didymus, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. So that other disciples told him, "We have seen the Lord." See? Yung una nagsabi ng, "I have seen the Lord," si Mary Magdalene. Ngayon, sino na nag-declare, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the nail marks in his hands, and put my finger where the nails were, and put my hands into his side, I will not believe it." Nasaan verse po ako? Very, very good. Verse 26. A week later, his disciples were in the house again, and Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here. See my hands. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe." Thomas said to him, "My Lord and my God." Then Jesus told him, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed." Jesus did many other miraculous signs in the presence of his disciples, which are not recorded in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing, you may have life in His name. These are the words of the Lord. Speak to us, O God. You can be seated now. I would like you to take note, mga kapatid, that twice binanggit po na the doors were locked. No? Makikita po natin yan sa unang pagpunta ng Panginoon at doon po sa pangalawang pagpunta ng Panginoon para katagpuin yung kanyang mga disciples. Naniniwala po ako dahil alam ho ng Panginoon Jesucristo na hindi sila naniwala doon sa sinabi ni Maria Magdalena, si Jesus na mismo ang siyang pumunta. Hindi ho sinabi ni Jesus kay Mary Magdalene na, you know, pakisabi sa kanila, dadalaw ako ha. Walang ganun eh. Ang sabi ho ng Panginoon kay Mary Magdalene, pakisabi sa kanila, no, sa aking mga kapatid, ang mga kaganapan ng mga pangyayaring ito. But because hindi sila naniwala kay Mary Magdalene, Jesus paid them a miraculous, what I call a miraculous visit. At tignan po natin kung paano ho dinetalye ni Apostle John o in-emphasize si Apostle John na yung unang pagdalaw ng Panginoon ay yung araw din na sinabi ni Maria Magdalena na si Jesus ay muling nabuhay. Yung kinagabihan ho, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon.
in-emphasize siya mismo on the first day of the week, on that evening. Okay? So, maaaring hindi sila naniniwala kay Maria Magdalena, and I would like to believe na hindi sila naniniwala kay Maria Magdalena, and sabi ni Jesus, I'll just pay them a visit. Ako na mismo ang magsasabi ho sa kanila. And when they saw the miracle of resurrection, the Bible tells us, it brought them peace. So basically, the truth of the resurrection of Christ brought them peace because, una po sa lahat, it removed their fears. Tinanggal ho ng katotohanan na si Jesucristo ay muling nabuhay, no, ang lahat ng kanilang mga pangamba. And verse 19, sa binasa ho nating talata, in-emphasize po ito. At ang unang sinabi ng Panginoon, peace be with you. Now, may mga nagsasabi, hindi, Pastor Jeff, yan ang mga usual greeting, no, ng mga Hudyo. Kung kausap mo Koreano, sabi nila, anyong ho sa iyo? Ang sagot mo naman, ewan ko sa iyo. No? Pero ganun po yung usual greeting, no? Sa tayo, ang usual greeting natin, good morning, magandang umaga, kamusta? Totoo po na yung peace be with you is a usual greeting among the Jews. But this time around, when Jesus says, peace be with you, it's not just a greeting. It is an assurance of what they've been witnessing at the moment. So when Jesus says, peace be with you, Jesus says, don't be afraid. Huwag kayong mangamba. Alam niyo po, yung kanilang pangamba, totoo po yun. Kung ilalagay po natin yung sitwasyon natin sa kanilang kalagayan, nilock po nila yung doors. Take note, plural ang ginamit. No? Doors. Tignan niyo po sa Bible, plural ang ginamit. So probably, nilock nila yung gate nila at nilock din nila yung door ng kanilang ng upper room. And I've been to this place. Narating ko mismo ho yung upper room. Na siguro po ganito kalawa, bilugin nyo lang ho. High ceiling, aakyat po kayo sa right side papa left side, may gate po doon. Tapos nandun po sa left side yung door sa taas. Okay? And they locked, the Bible says, they locked the doors, both the gate and the main door. Nilock po nila yon. At ang reason, the Bible says very clear, for fear of the Jews. It makes sense, di ba? Una, posible ho na naiisip nila na kung si Jesus nga pinapako nila sa krus ng Kalbaryo, tayo na ang susunod. O kaya doon sa reality na nawawala yung katawan ni Kristo, at ang unang suspect sa mga nagnakaw ng katawan ni Kristo ay ang mga apostol, at pinalalabas na si Jesus ay muling nabuhay. Kaya iniisip nila na baka mama ipadampot sila ng high priest ng Sanhedrin Council at sila po ay ipakulong, worse, sila po ay patayin. Kaya pagdating ni Jesus, sabi niya, peace be with you. Anong response nila? Baliwanag po sa verse 20, that when they saw Jesus, the Bible says, they were overjoyed. Totoo lang ho. Pag naiisip mo ho yung mga dahilan ng yung mga pangamba, para kang nawawala ng pag-asa. Pero pag naiisip mo si Jesus, nadudulutan ho tayo ng kapayapaan at kasiyahan. Sabihin mo, Lord, itong kinakatakutan ko, pero salamat, Lord, sasamahan mo ako. Lord, itong mga pangamba ko sa buhay ko, pero the thought of Jesus who's always with us will bring peace in our hearts and joy. Amen? Amen ho ba? Kaya kung meron tayong Jesus, hindi ibig sabihin wala tayong problema. Kung meron tayong Jesus, bagamat dumadaan tayo sa problema, may kapayapaan at may kasiyahan po tayo. Pakisabi nga po sa inyong katabi. Kapatid, sige, kalabit nila po, kapatid, may Jesus ka ba sa buhay mo? Mukha ho bang may Jesus? No? Mukha ho bang may Jesus sa mga buhay nila? Take note po of this quote. No? Sabi ni Pastor Jeff, peace is not the absence of fear,
but the acknowledgement of the presence of Christ in the midst of fear. Tagalogin ko yan. Ang kapayapaan po ng nanggagaling sa Diyos ay hindi yung ibig sabihin wala kang problema, kundi meron ka, kinikilala mo ang kapayapaan ng Diyos sa gitna ng iyong mga pinagdadaan ng problema. Lahat po na may problema, pakitaas sa kamay. Lahat po, sige po, salamat po. Lahat na bagamat may problema ka, may kapayapaan ka, pakitaas po ang dalawang kamay. Kaya nga minsan ang tingin sa atin, wakers eh, na may tama sa ulo tayong mga Christian. Pero hindi nila maintindihan yun eh. Hanggang si Kristo ay hindi nagahari sa buhay nila, hindi nila maintindihan yun. Sapagkat isang miracle ho, na ito po isang divine na galawan ng Diyos na sa likod ng ating mga problema at pagsubok na pinagdadaraanan, tayo po ay nananatiling payapa. Mismo nga tayo, nagtataka minsan. Ang laki ng problema ko, ba't nangangingiti pa rin ako? Ang laki ng problema ko, ba't parang payapa pa rin ako? Kasi nga ho, hindi ito patungkol sa'yo. Ito ho ay galawan ho ng Diyos sa buhay mo. Amen ho? Alam niyo ho, huwag niyo isipin na porkit pastor po ako, ay hindi po ako natutuksong mangamba o matakot. Actually, totoo lang ho, marami po akong mga pangamba, marami po akong mga takot sa buhay. Halimbawa ho, sa tuwing sumasakay po ako ng aeroplano, domestic man ho o international, lalo pag international ho. Kasi pag international, ilang oras ka nasa air eh. Diba? Hindi mo alam kung bababa ka ng maayos at buhay. Tama po ba? Lalo po itong nakaraang biyahe namin sa Amerika, nakailang airport to kami, nakailang biyahe, nakailang aeroplano ko kami, domestiko sa Amerika. At ang domestic flight po doon, mga 2 hours, 3 hours, sa laki ko ng Amerika. Eh sa Pilipinas, so from end to end lang, from Luzon to Mindanao, 1 hour and 45 minutes. Ito, isang city lang ang pupuntahan, mabuti ka 2 oras. No, normal ho, nakakatakot tong sumakay ng eroplano. Totoo lang ho, nakakasakot, nakakatakot. Kasi una, hindi mo nakikita yung piloto. Pangalawa, hindi mo kilala yung piloto. Pangatlo, yung mga kasakay mo, hindi mo kilala. Mami, biglang may tumayo na lang doon at sabihin na, Allah! Sabog! Suicide bomb ito pala. Hindi mo kilala eh. Worse, yung mga turbulence po, nakakatakot. Kapag nagtuturbulence na ako, sobrang lakas ng mga turbulence sa kalawakan, nagpipray na ako niyan. Alam mo ni Sir Gini yan, paglipad ho namin, pag take off ho ng aeroplano, nagpipray na ho kami kagad. Bago mag-landing yung aeroplano, nagpipray din ho kami. Normal ho yun. Mari sabihin niya, Pastor Jeff, sasakay lang ng aeroplano, nakakatakot. Yung mga realities pong yun, nakakatakot talaga. Pero hindi ako pinaghaharian ng takot. Kasi kinikilala ko na kasama namin ng Diyos. Amen? Naintindihan po ba natin? Bawat gabi yun, natatakot ako na baka mamaya pasukin ho kami ng mga masamang tao sa loob ng bahay namin. Wala ho kaming gate. Wala ho kaming bakod sa likod. No, maraming CCTV camera lang ako sa bahay namin. Secured po yung bahay namin. As far as we know, handa ho kami pag may pumasok ho na masamang tao sa bahay namin. Paglalamayan ho yun, pag yung araw na yun. No, handa ho kaming humarap sa mga bagay na ganun, pero nakakatakot pa rin. Pero kung bakit ito kami nakatulog ng payapa at malalim na pagtulog, then alam namin kasama namin ng Diyos. Naintindihan po ba natin? Pag nalalaman natin kasama natin si Jesus, na hindi nagpapabaya, na nangako na, I will never leave you, I will never forsake you, totoo po yung mga pangamba ho natin, pero paghaharian po tayo ng kapayapaan na bagamat tayo'y tulog, ang Diyos natin ay hindi tulog. Bagamat wala tayong mga security guard sa loob ng ating tahanan, merong nagpadala ang Diyos, Hebrews chapter 1, ng mga anghel para bantayan tayo sa araw at sa gabi. Amen po ba? No? Every time aalis po ang mga anak ko, natatakot po ako. Nuno, baka sila po ay hindi na bumalik ng buhay sa aming tahanan dahil delikado ho ang ating kalye. No? At hindi naman ho nila lahat. Masamang balita lang ho na may mga pulis ho
na sinasabi nilang intel daw sila. No, na pag ikaw na pagtripan, miski wala kang ginagawa, dadamputin ka nila. In the name ng intel. No, at isang kapatiran po natin ay, o dalawa man ba, o na biktima na ng mga bagay na ito. No, nakakatakot to. No, pero bagamat totoo yung takot na yon, na posibleng mangyari ang mga bagay na ito, pero yung kaisipan na alam natin na sinasamahan ng Diyos ang ating mga anak at hindi nagpapabaya ang Diyos, ito magdudulot ng kapayapaan sa atin. Alam niyo po, ako po yung nangangabang na mauna pong kunin ng Panginoon ang misis ko kaysa ho sa akin. Nangangamba rin ako kung ako'y kukunin ng Panginoon at may iwan ng aking misis. Pero isang bagay lang po ang totoo, pakinig po tayo. Ang kapayapaan ko ay ganito. Ang Diyos na kumuha sa akin o kumuha sa misis ko, pagdating ng panahon na yon, siya rin ang Diyos na hindi magpapabaya sa mga naiwan ko o naiwan namin. Amen? Kaya nga, gusto ko po yung humility ni the late Bishop R.C. Sproul. Bago siya mamatay, tinanong siya dahil umaten pa rin siya ng conference. Siya po isa sa mga conference speaker. Naka-oxygen na po siya. May dala siyang oxygen. Tinanong siya one time sa isang panel discussion. Sabi sa kanya, Bishop Sproul, are you afraid to die? Sagot po ni Bishop R.C. Sproul ganito, hindi ako takot mamatay. Natatakot ako doon sa proseso ng kamatayan, doon sa transition ng kamatayan. Dahil wala akong karanasan na yon, yung mula sa buhay ka, mamamatay yung hininga mo, titigil ang tibok ng puso mo, tapos dederecho ka sa kamatayan. Doon ako natatakot, nangangamba sa proseso ng patungo sa kamatayan, patungo sa kabilang buhay. Pero yung may kapayapaan ako, sabi ni Bishop R.C. Sproul, dahil alam ko, nasasamahan ako ng Diyos at dadako ang aking kaluluwa sa banal at walang hanggang presensya, kapiling ang Diyos panghabang buhay. Do you get the point? Hindi ho kasalanan ang kilalanin ang mga bagay na nagdudulot ng pangamba sa atin. Sino po rito ang takot mag-isa o takot sa dilim? Diba? Pwede mo sabihin, Lord, natatakot ako, pero totoong nag-iisa ako, pero kasama ko si Jesus. So nangangahulugan, hindi ako nag-iisa talaga. Naunawaan po natin. So yung ating mga pangamba ay nasasubdue dahil po sa pagkilala natin sa presensya ng Diyos. Kaya nga po sabi ng Panginoon sa John 14, verse 27, sabi niya, "Peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid." Sabi ng Panginoon, sapat yung kapayapaan ibibigay ko sa inyo. Ako ang inyong kapayapaan. Huwag nung hayaan na pagharian ang inyong puso ng pangamba, kabalisahan, at anumang uri ng takot. Matatakot po tayo, mangangamba ho tayo, pero hindi ho tayo dapat pagharian ng takot at pangamba. Kado na sinabi ni John Piper. Sabi niya, "Whenever your heart starts to be anxious about the future, preach to your heart and say, 'Heart, who do you think you are to be afraid of the future and nullify the promise of God? No, heart, I will not exalt myself with anxiety. I will humble myself in peace and joy as I trust this precious and great promise of God. He cares for me." Amen? Sabi po natin lahat, He cares for me. Kaya anuman ho ang mga pangamba, kabalisahan sa buhay mo, gusto kong sabihin mo sa iyong sarili, sabihin mo sa iyong puso, ang Diyos ay nagmamalasakit sa akin. Amen? At yun po yun. Because Christ resurrected again, tinanggal ng Diyos ang lahat ng uri ng kanilang pangamba. Pangalawa, no, ang ginawa ho ni Yesu Cristo, because of His resurrection, it removed their doubts. Let's all say doubts. Tandaan po natin ito. Makinig po tayong lahat, tingin sa akin. P
peace and doubts cannot exist together. Ang kapayapaan at ang pagdududa sa Bisaya, pagdududa, no, ay hindi ho pwedeng magsama. Hindi mo pwede sabing may kapayapaan ka pero nagdududa ka. No? At pag nagdududa ka, hindi mo pwede sabing payapa ka. Hindi mo pwedeng magsama ho yun. Biyang po kayo ng ilang halimbawa. Kung lagi mong pinagdududahan ang asawa mo, titiyakin ko sa inyo, walang kapayapaan sa relasyon nyo bilang mag-asawa. No? Hinawa ka lang ng cellphone, hinawa ka lang ng asawa mo yung cellphone, duda ka kagad. Sino yan? Okay? Nahuli lang, ginabi lang ng uwi dahil traffic at may karakol kagabi? Bakit ka ginabi? No? Pag tayo ho ay laging duda sa ating asawa, titiyakin ko sa inyo, walang kapayapaan po yan. Napakatagal ko na hong pastor, and I've been counseling marriages for the past 30 years. Sasabihin ko sa inyo, ang taong pinaghaharian ng pagdududa sa asawa ay hindi nagbubunga na maganda at masaya, mapayapang relasyon bilang mag-asawa. Lahat na may tiwala sa asawa nila, magsabi ng amin. Salamat naman. No? Kung lagi ho tayong duda, no, sa mga anak natin, lalo kung ang anak natin po teenager na, young adult na, lagi po natin pinagdududahan ang ating mga anak sa bawat galaw, sa bawat takbang, sa bawat kembot nila, laging may kahalong duda ang ating interpretasyon at pananaw. Sabihin ko sa inyo, hindi magiging masaya ang inyong mga anak sa piling ninyong mga magulang na mapagduda sa kanila. No, we need to learn to trust our children. Alam niyo, totoo lang ho, yung mga magulang na masyadong maduda, no, sa mga kabataan nilang anak, lalo kung young adult na po yung anak nila, nagpapakita lang yan, no, na wala kang confidence sa pagmamagulang mo nung sila'y pinalalaki mo. Tama? Dahil alam mo na marami kang pagkukulang, mali ang pagmamagulang mo, kaya malaki na sila, ang trato mo pa rin sa kanila para mga bata. Pag yan ho, ginawa nyo ho, no, lagi nung parang hawak sa leeg, sinasakal ho ang inyong mga anak na kabataan, mga young adult na, sila po'y magre-rebelde. Actually, maging sa mag-asawa, pag hawak mo sa leeg ang asawa mo, huwag mo ito yung pagmamalaki. No, kung ikaw ay Kristiyano, mahihiya ka dapat. Tamaan ka ng hiya kung pinagmamalaki mo na hawak mo sa leeg ang asawa mo. Kung ikaw man ay lalaki, pinagmamalaki mo na hawak mo sa leeg ang misis mo, o ikaw ay misis, hawak mo sa leeg ang mister mo, tamaan ka ng hiya. Sapagkat hindi yan ang disenyo ng Diyos sa tinatawag na relasyon ng mag-asawa. Kung gusto niya hong lalo pang lumawak ang pag-aaral na ito sa hawak sa leeg, sa pagmamagulang o sa relasyon ng mag-asawa, mga couples dito, umattend ho kayo sa June 4 sa ating outdoor couples outdoor fellowship. Ito po ang laman ng ituturo kong lecture ho sa ating lahat. No? Dahil marami nagtatanong sa akin, Pastor, paano niyo po na, ba't parang, alam namin hindi perfecto kayo at hindi perfecto ang pamilya niyo, ang relasyon niyo, pero parang asaya ng pamilya niyo, parang asaya ng relasyon niyo sa bilang mag-asawa. Ang saya ng relasyon niyo sa iyong mga anak. Ito lang po masabi ko. You will never go wrong if you will follow what the scripture says. We don't have a perfect marriage. I'm not a perfect husband, neither a perfect dad. No? But we follow what the scripture says. And you will never go wrong with your marriage and even with your parenting when we follow what the Bible says. Okay? Okay po ba? So, mahirap po yun eh kung puro tayo tamang duda, tamang hinala. Mahirap po yun, mga kapatid. No? Because peace and doubt cannot exist together. No, ganun din ho, if you always doubt our church leaders, there will be no peace in our church and you will not be at peace with them. No, totoo lang ho,
lagi tayo nagdududa sa leadership ng church, sa mga pastor, eh, lumipat ka nalang ng ibang church. Kasi you will never be happy. Kasi lagi kang duda, bawat takbang, bawat galaw. Para bang feeling mo entitled ka na malaman ang lahat. No, hindi ho dapat malaman ang lahat ng kaganapan sa church para po sa inyong protection. Parang ganito, di ba? Pag kayong mag-asawa, may pinag-uusapan, kayong magulang, may pinag-uusapan, pinaririnig nyo ba lahat ng problema nyo sa anak ninyo? Hindi. Ba't hindi yung pinaririnig ang mga problema ninyo sa anak ninyo? Bakit to? Kasi gusto natin silang ingatan. Hindi dahil may tinatago tayong masama, gusto natin silang ingatan. Tama ho ba? Maling-mali. Kung may problema ka sa asawa mo, hinihinga mo yung problema mo sa asawa mo, sa mga anak mo, maling-mali po yan. Again, kung gusto niyo pong lumalim sa pag-aaral na ito, matindo kayo sa June 4. Grabing promotion to, no? Napipre-empt ko na tuloy yung turo ko, eh. Ganon din po sa church. Na hindi niyo kailangan malaman ng lahat ng problema ng mga kapatiran. Sino kayo? Holy Spirit? Di ba ho? Eh gusto niyo magpalit po tayo, kayo na magpastor. Kung gusto niyo malaman lahat, kayo na magpastor. Kaya hindi niyo alam ang mga burden na pinapasan namin mga pastor, mga burden na pinapasan namin ng mga elders. Eh, lumugar kayo sa lugar namin. Gusto niyo nga, palit tayo eh. Bibigay ko sa inyong pulpito, bibigay ko sa inyong paging pastor eh. Madali yung magkomento sa mga pastor dahil hindi ka pastor. Mga kabataan, madaling magkomento sa inyong mga magulang dahil hindi kayo mga magulang. Pero pag naging magulang na kayo at pag naging pastor na kayo, doon nyo lang maiintindihan. Ang bigat pala. Naintindihan nun natin? Kaya we need to learn to trust them. Okay? Kasi nga, again, peace and trust cannot, peace and doubt cannot coexist. Pero din sa church natin. No? Pag pinagdududahan nyo ang leadership, there will never be peace in our midst. But thank God, kaya po tiwala, kaya nagpapasalamat nga po ako sa inyong tiwala ho sa amin. At tiwala ho sa akin bilang lead pastor. I'm not a perfect pastor, sabi ko nga po last Sunday. Sometimes I think and I believe that you deserve a better pastor. Diba? Nabagit ko po yung last week, sa last Sunday sermon. But again, by the grace of God, I'm trying my best to be the best pastor for you guys. Okay? Naintindihan po ba natin? Marami ho kayong bagay na hindi alam na mga sakripisyo ho namin. Pero magtiwala ho kayo. Na totoo po at sincere ang aming paglilingkod sa inyo. Hindi una namin kailang isa-isahin pa ho ang mga pinaggagawa ho namin na sakripisyo sa mga kapatiran. Alam mo na marami sa inyo yan. No, ang aming panalangin na ginagawa po para sa inyo. Ganun din sa ating mga anak, hindi na kailang isa-isahin pa natin ang mga ginagawa natin sa mga anak natin ho, na kabutihan. Ito man po yung na-appreciate nila o hindi, hindi na dapat kailang isa-isahin pa ho. Kasi higit sa lahat, ginagawa natin ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga magulang, makinig po kayo. Ginagawa niyo po, higit sa lahat, ang pagmamagulang, pagpapalaki sa inyo mga anak, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya pag yan pong mga anak ninyo ay hindi nyo nasusuheto, hindi nyo napapalo, dahil sasabihin nyo, eh, mahal ko kasi, ayokong tsaktan. Eh, para mong sinasabing, mas magaling ka pa kesa sa Diyos. Sapagkat Diyos mismo ang nagsabi, ang tinuturing ng kanyang mga tunay na anak, dinidisiplina niya, pinapalo niya, nasasaktan niya. Pero nakikita niya yung end view na sa ikalalago, ikabubuti ng kanyang mga anak. Naintindihan po ba natin? I really hate people who claims to be Christians and yet their philosophy in life goes against what the scripture says. Tagalogin ko po yun. Ako po yung naiinis minsan sa mga tao na nagsasabing Kristiyano sila. Pero ang mga filosofiya nila sa buhay, no, kontra sa sinasabi ho ng Biblia. Nanawa niyo po ba? Makinig po tayo, no? Kung lagi po tayong duda sa ating Pangulo,
o sa ating magiging pangulo at sa mga magiging pangulo pa natin, no? Sabihin ko sa inyo, lagi ho may rally sakali at walang kapayapaan, walang pagunlad sa bansang Pilipinas. Yan ang problema eh. Yung mga nandun sa kali, rally ng rally, umaasa sila ng perpektong presidente. Eh, subukan nyo na maging presidente. No? Subukan nyo maging presidente. Isang kapatiran nga natin, no? Presidente lang ng homeowners. Gusto nang sumuko eh. Pastor, ang hirap pala maging presidente ng homeowners. Sabi ko, magpasalamat ka sa tiwala ng mga tao sa'yo, pero salamat ka rin, hindi ka presidente ng Pilipinas. Nunawaan po natin. Kika, ano man po ang kulay natin, ano pa po na mga senyalis sa mga daliri natin, tagapin na po natin ang katotohanan na sino man pong nilalagay ng Diyos at sino man pong inaalis ng Diyos sa kanilang makatungkulan, ito po ay kalooban ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Tapos na po ang eleksyon. Ang bansang Pilipinas po ang nanalo. Hindi dahil sa panalo po si Bongbong Marcos. Dahil nagkaroon po tayo ng pinakamapayapa at mabilis na eleksyon na naganap sa history ng Philippines. At umaasa po tayo sa galaw at kapangyarihan at katapatan ng Diyos na pag-uunlarin niya po ang bansang Pilipinas. At sa pamamahala po ng niloob ng Diyos na manalo, sila Mayor Aguinaldo, kasama po ng halos lahat ng kanilang kasamahan, sila Kuya Jerry, uunlad po ang bayan ng Kawi. Amen? That's why peace manifests peace manifests in the presence of trust. Trust happens when doubt is removed. Kaya kung meron kang pagdududa, pagdududa sa iyong kaisipan, tanggalin mo to. Lalo kung wala kang basihan, walang konkretong basihan at walang konkretong kadahilanan at wala at tayo ay yung pagdududa natin ay dahil gusto lang natin masatisfy ang ating curiosity at hindi natin tinitignan ang pangkalahatang kabutihan ng pamilya mo, ng relasyon mo sa asawa mo, ng iglesia, ng ating bansa. Suko mo yan sa Panginoon. No? At ito po ang ginawa ni Jesus. Nung alam nila na nagdududa po ang kanyang mga alagad sa kanya, anong ginawa ni Jesus? Jesus came to them miraculously. Sino pa ba ho kayo? Verse 19, sabi doon, the doors were locked. Dumating si Jesus. Pagayin niyo po ito. After a week, dumating na si Jesus, ha? After a week, again, the doors were locked. Verse 26, nagpakita na si Jesus sa kanila. After a week, sarado pa rin ang pinto nila, mga pinto nila. Ang only difference, ang tanging pagkakaiba, nung unang nagpakita ang Panginoon, wala si Tomas. Yung pangalawang nagpakita ang Panginoon, nandun na si Tomas. Huwag niyo hong mamalitin si Tomas. Si Tomas po ang nagsabi na samahan natin si Jesus hanggang kamatayan, kung yung pag-aaralan po natin si Tomas. Matapag si Tomas, at hindi sa basta-basta naniniwala. Kaya sinabi niya na, actually, I don't want to use doubting Thomas. I want to use seeking Thomas. Sabi niya, kung talagang hanggang di ko nakikita ang kanyang kamay, ang mga sugat sa kanyang kamay at sa kanyang tagiliran, di ako maniniwala. That's a seeking Thomas, not a doubting Thomas. Nandun siguro yung pagdududa niya, quote and unquote, pero nagsisik talaga siya ng katotohanan. Now, hindi ko alam kung bakit wala si Tomas sa upper room nung araw na yon. Pero may hinala ako, busy ho, nagpe-prepare ng kanyang negosyo. Tomas, Mang Tomas na pebre siguro. Hindi, wala ako sa Bible yun, wala sa Bible yun. Wala akong sinabi sa Bible kung kasi matagal gumawa ng masarap na pebre, di ba? So, anyway, wala akong sinabi sa Bible. Ang sinabi lang, wala si Tomas. Na nung dumating si Thomas, sabi nila, "Hey Thomas, we have seen the Lord." Question, nandun pa ba si Jesus yung time na yon? Wala na. Question, narinig ba ni Jesus yung sinabi ni Thomas? Yes. Yes. Because he is the omniscient God. Kaya pangalawang pagpapakita po ni Jesus
sa mga kanyang mga alagad, ang una niyang pinuntirya, Tomas, saliga. Narinig ko eh. Miski wala ako doon, narinig ko yung sinabi mo. Isang katotohanan po sa mga chismoso at chismosa, sa mga marites, naririnig ho ng Diyos ang mga pinagsasabi ninyong mali. May laman o di kaya may malisya. Rinig ho ng Diyos lahat yan. Wala si Jesus nung sinabi ni Tomas na hanggang di ko nahawakan ang kanyang mga palad na pinako at ang sugat sa kanyang tagiliran, hindi ko maniniwala na talagang sa sinasabi niyo, marami nagsasabi ha, sa sinasabi niyong siya ay muling nabuhay. See? Wala na ho si Jesus noong time na yon, pero narinig ko ni Jesus. Because He is the omniscient Christ. Kaya wag nyo iisipin, no, kayong mga marites, kung meron man ho, sana wala. Kung meron man ho marites sa ating kalagitnaan, na kayong mga usap-usap, pa, alam mo ba yun? Talaga? Ba't ganun? The Lord hears you. The Lord hears you and the Lord hates what you are doing. Pastor, napaka-judgmental. Hindi po ako nagsabi niyan. Nasa book of Proverbs po yan. There are 7 things the Lord hates. The 7th, He abhors. Sabi niya, merong 7 bagay na galit na galit ang Diyos. Pero yung 7, kinamumuhian o kinapopuotan ng Diyos. Ano raw po yun? Mga taong nagkikwento-kwento para gumawa ng pagkakahiwa-hiwalay. See? Bakit itong galit, ba't napopuotan ng Diyos sa mga ganong tao at sa mga ganong gawi? Kasi naalala niya, ganun ang ginawa ni Lucifer. Naalala niya ang pag-traidor ni Lucifer sa kanya kasama ng mga naniwala sa kanya, mga bulong-bulungan sa kanyang pagiging marites. Kaya sabi niya, napopuot at kinamumuhian ko ang mga bagay na ito. Okay? So, ang ginawa ho ng Panginoon, dahil nagdududa ho si Tomas, niya sinabi na, ikaw talaga Tomas, babatuhan kita eh. Duda-duda ka pa sa akin. Hindi ganun eh. No, actually, kung pag-aaralan niyo po sa salitang Griego kung paano po sinabi ni Jesus ito kay Tomas, with gentleness. Tomas, alam ko yung doubts mo. Naiintindihan ko yung mga pagdududa mo. Halika, tingnan mo. Hawakan mo ang aking mga sugat sa aking palad, sa aking kamay. Hawakan mo ang sugat ko sa aking tagiliran. Tingnan niyo, hinawakan ni Tomas. Ano tingin niyo? I don't think so. No? Wala akong sinabi sa Bible na hinawakan ni Tomas. Ang sabi ng Bible, nung nakita ni Tomas yung mga sugat at si Jesus, ang reaksyon ni Tomas, "My Lord and my God!" Isang bala ho yan sa mga reliyon na nagtuturo na si Jesucristo ay hindi Diyos. Sabi ng Iglesia ni Cristo, hindi, nagulat lang si Tomas. Di ba pa nagugulat tayo? Diyos ko, Diyos ko. Hello? Una sa lahat, hindi Pilipino si Tomas. Siya po ay Hudyo. Sa mga Hudyo ho, maingat na binabanggit nila ang salitang God hanggang ngayon. Pag sinulat po sa anumang article, publication, yung salitang God, nakalagay po doon, G, blank, blank. Maingat ho nilang binibitawan ang salitang God at Diyos. Pag sinabi nilang God, God ho talaga yon. Kaya ito expression po ni Tomas, sabi niya, "My Lord and my God." Kinikilala niya, "Panginoon kita, ikaw ang Diyos ko." See? Ikaw ang Diyos ko, ikaw ang Panginoon ko. And take note po, no? Pinatunayan po ni Jesus kay Tomas at sa mga alagad, karamihan sa mga alagad sa pangalawang pagkakataon, unang pagkakataon kay Tomas. Sabi ho ng Bible, twice po inulit, Jesus came and stood. Tama? Sabi natin lahat, came. Stood. Saan ho dumaan si Jesus? Eh, sarado nga yung mga gate. Saan ho dumaan? Now, listen carefully, oh. Makinig po kayo. Nag-aaral po tayo ng Bible. Hindi po siya biglang, tadaan! Ganon, hindi ho ganon. The Bible says, Jesus came.
and stood. Hindi siya biglang nag-appear tapos nakatayo na sa harapan nila. Hindi ho ganun ang kwento. Naalala po ni Apostle John kung paano po dalawang beses na dumating si Jesus, the word came there, walk. Yun po ang Greek rendition niya. Saan siya naglakad? Eh, sarado ang pinto, sarado ang bintana, sarado ang gate sa labas. So the word came, nakita ni Apostle John na lumakad si Jesus. Maaring sa saradong pinto, saradong bintana, o saradong pader. Hindi ko sinabi ng Bible na katulad ng isang sa mga napanood ko, bumaba si Jesus mula sa kisame. Peace be with you. Hindi ko totoo yun. Sabi ko nang ginamit ang word, came. Naglakad si Jesus, nakita to ni Apostle John, kaya naisulat na ito, then tumigil po siya, tumayo siya, at ang sabi niya, peace be with you. Ano si Jesus? Ghost? Hindi. Anong katibayan na hindi siya ghost? Kasi kung babasahin niyo po sa Luke chapter 24, verse 36 to 43, yung Synoptic Gospels, the same story, pag sabi ng Panginoon, peace be with you, sabi ng Panginoon, may pagkain ba kayo dyan? Bakit tumingi ng pagkain si Jesus sa kanila? Dahil nagugutom si Jesus? Hindi ho. Una ho, pag sinabi niyang may pagkain ba kayo dyan, para patunayan sa kanila na hindi ako ghost. Nagugutom nga ako eh, kakain tayo. Pangalawa, kultura ho ng mga Hudyo na kung ikaw ay malapit sa isang sa taong yon, iimbitahan mo sila sa pagkain. Pag pumasok ka sa tahanan ng mga Hudyo at hindi ka nila close, sabi nilang, oh, just wait for us. Pero pag close ka nila para mga Pilipino, halika. Biski alam mong wala ng ulam, halika, sama ka sa pagkain. Di ba ganun tayo mga Pilipino? Biski wala ng ulam, okay, natitira mong ulam, ibibigay mo doon sa bisita mo. So again, ginawa po ni Jesus ang lahat ng bagay nito para patunayan sa kanila na I'm not a ghost. I am the resurrected Christ. I have a resurrected, glorified body. Ganun ang ginagawa ni Jesus. Minsan pag tayo po nagdududa, may mga kabalisan, may mga pagdududa tayo sa kapangyarihan at sa magagawa ng Panginoon. Listen carefully, mga patid. Gagawa at gagawa ang Diyos ang paraan para tulungan kang tanggalin ang mga duda sa iyong kaisipan. Dadaling ka sa kanyang diya, sa kanyang salita. Pagbasa mo ng Bible, tatama doon sa mga problema mo at bibigyan ka ng katiyakan ng Diyos na siya ay nagmamalasakit sa iyo. Amen po ba? No? Ganda ko na sinabi ni George Mueller. Sabi niya, where faith begins, anxiety ends. Where anxiety begins, faith ends. Ganda ko niyan. Kung nasaan ang pananampalataya, doon nagtatapos ang kabalisahan. Kung nasaan nagsimula ang kabalisahan, doon nagtatapos ang pananampalataya sa Diyos, ang pagtitiwala sa Diyos. I also like what John MacArthur once said. Sabi niya, faith which depends on sign and sensations is not faith. Maraming ganyan. Hindi ko ramdam eh. Bakit? Diyos ba yung karamdaman mo? Yung nararamdaman mo ba? Yung emosyon mo? Yan ang pamantayan mo sa kalooban ng Diyos? Saan man sa Bible yun? Diyos ka ba para yung pakiramdam mo ang maging pamantayan ng mga desisyon mo at mga tama? Ramdam ko na ganito si asawa ko. Ramdam ko ganito ang anak ko. Ramdam ko si pastor ganito. Ramdam ko ganito. Bakit? Tama ba ang karamdaman mo? Ang nararamdaman mo? Tama ba yung emosyon mo? Lahat ng may emosyon, magsabi ng amin, ho. Pero huwag kang babase sa emosyon mo. Hindi porkit nararamdaman mo, yun ang tama. May tama ka kung lagi ka bumabase sa iyong emosyon. Di ba? Kapatid, no? Sabi nga po ni Erwin W. Lutzer, sabi niya, a Christian life based on emotion is heading for a gigantic collapse. Hindi, ramdam ko, hindi na ako mahal ni Lord. Emotion mo yon. Pero ang sabi ni Lord, I have an everlasting love for you. Diba? Ramdam ko na ako ay hindi pagpapalain ni Lord. Anong sabi ni Lord? My favor rests upon you. Mantindihan niyo, huwag niyo laging ibase ang inyong mga pananaw sa Diyos at pananaw sa buhay Kristiyano ninyo sa inyong nararamdaman kasi yung emosyon na yun, mapanlin lang, mapandaya.
No, minsan ramdam ko hindi na ako mahal, hindi na ako mahalaga sa buhay nila, pastor. Eh teka, nung maliit pa lang ho tayo, yung mga 30 pa lang tayo sa church. No, nabibigyan namin kayo ng panahon at attention. Eh gano, ilan na ho ba tayo sa church? At gano ka na ba katagal sa church? Ikaw na matagal na sa church, ikaw nga dapat ang nagpaparamdam ng pag-ibig, pagmamahal, kalinga sa mga kapatiran. Sa mga bagong kapatiran, hindi yung nagtatampo kayo dahil hindi kayo nakamayan, tingin nyo, hindi kayo nabigyan atensyon ng panahon. Ni Pastor Jeff, higit sa lahat, hindi naman ako ang mesiyas ninyo. Ako rin po yung kapwa kapatiran ninyo, may mga kahinaan, may mga problema, may mga struggles. No? At umaasa lang rin sa daily grace at sa future grace ng ating Panginoon. One time may nagsabi sa akin years ago, nagtatampo ko sa inyo, pastor. No, hindi nyo nalaman yung problema ko. Sabi ko, pasensya ka na, kapatid. 300 mahigit tayo sa church eh. Pasensya ka na, ha? Pero kung nabanggit mo yan sa akin, nasabi mo sa akin, bibigyan kita ng panahon para mag-usap tayo, counsel lang kita at mag-pray tayo. Pasensya ka na, hindi ako Diyos para malaman ang lahat ng problema ng lahat ng miyembro ng church. Pakisabi nga po sa inyong katabi, kapatid, hindi Diyos si pastor. Okay? Isa lang po ang Diyos natin at ang Mesiyas natin, ang ating resurrected Christ. Ang pangalan niya ho, Jesus. Amen. Hindi ho Jeff, ang pangalan niya ho, Jesus, the Son of the Living God. Again, sabi po ni John MacArthur, faith which depends on science and sensation is not faith. It is doubt. Looking for proof, if faith cannot believe without sensation, it is not faith at all. Kaya huwag niyo pong laging ibabase. Huwag niyo pong i-compare yung faith niyo sa nararamdaman ninyo. Iba ho ang faith. Ang faith nakatayo po sa Word of God, sa pangako ng salita ng Diyos. No? Ang emosyon nakatayo sa nararamdaman mo. Ang problema yung nararamdaman natin, pabago-bago. Tama? May mga panahon po na umakit ako sa pulpito, ganado ako mag-preach sa inyo. Ramdam ko, ganado akong mag-preach sa inyo. May mga panahon po, tumatayo ako sa pulpito rito, ramdam ko na hindi ako ganado mag-preach sa inyo. Kaya nagpipray ako, Lord, bigyan mo ako ng gana na mag-preach sa mga kapatiran. Ito ang paraan ng aking paglilingkod sa kanila. Intindihan niyo po ba? Intindihan niyo po? Kaya tama na po yung ramdam ko, ganito ang aking asawa. Ramdam ko, ganito ang aking biyenan. Ramdam ko, ganito ang aking manugang. Kung wala namang aking katibayan, yung pakiramdam na yan, isuko niyo sa Panginoon. Yung mga emosyon na yan, ipagkatiwala niyo sa Panginoon. Ipasuri niyo sa Panginoon. Kung may basiyan, wala. Pangatlo, yun muli nagpakita po ang Panginoon sa kanila, tinanggal po ng Diyos ang kanilang takot, tinanggal po ng Diyos ang mga pagdududa nila, tinulungan sila ng Diyos na matanggal ang pagdududa nila, at ang panghuli ho, it reminds them of their mission. Gising pa ho ba kayo? It reminds them of their mission. Verse 22. Sabi niya, Jesus said to them, "Peace be with you, as the Father has sent me, even so I am sending you." Tingin sa akin lahat to. Remember, they locked themselves. Ayaw na nila mag-serve kay Lord, ayaw na namin maglingkod sa iyo, ayaw na namin mag-preach ang gospel, ayaw na namin magpagaling sa mga may karamdaman, ayaw na namin magpalay sa masamang espiritu, baka naman kami ang isunod na ipako at ipatayin. They locked themselves because of their fear. Listen carefully, oh. Their lack of peace tempted them to go back to fishing rather than to continue fishing men. Pag-aralan po natin yan next week, John 21. Alam mo natin, no, na pinungunahan po ni Pedro ang lahat ng mga apostol na bumalik sa pangingisda. And you will be learning more on that next Sunday, John 21. No? Kasi po, totoo lang, ayaw na nilang matrabol ulit. Ang hirap pala nito. Ipapako ka sa krus. Ayaw ko na matrabol. Balik na tayo sa pangisda. Ganon din tayo minsan. Pag tayo po pinangunahan ng pangamba, kabiguan,
takot, malaking problema, ayaw nating maglingkod kay Lord. We lock ourselves. Okay na ako dito. Bahala na sila pastor. Bahala na mga pastoral staff na mag-preach ang gospel. Pero ako, dito na lang ako sa bahay. We lock ourselves. Kaya anong ginawa ko ni Jesus? Nirebuke pa sila ni Jesus? Hindi. What Jesus did, verse 22, He empowered them. Sabi ni Jesus, receive the Holy Spirit. Second, He reminded them of the Great Commission, the preaching of the gospel. Ano sabi ni Jesus? As the Father has sent me, so I'm sending you. Hey, sabi ni Jesus, uy, lumabas na kayo sa kulungan na ito. Sa pagla-lock up ninyo, pagla-lockdown ninyo, labas sa kayo, pag-preach sa kayo ng gospel. Receive the Holy Spirit. You get the point? Yung sinabi po ni Jesus dito, sino man ang papatawarin niyo, papatawarin ko. Sino man di niyo papatawarin, hindi ko papatawarin. It's about the gospel. The preaching of the gospel. Okay? Kaya pagdating po ng verse 30, ito po, and verse 31, ito pong sinulit ni Apostle John sa pagtatapos niya ng John chapter 20. Sabi niya, now Jesus did many other signs in the presence of the disciples which are not written in this book. But these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. So what are your fears today? Ano mga pangamba mo ngayon? Tanong mo sarili niyo, ano nga ba mga fear ko ngayon? Remember this, when fear reigns our hearts, listen carefully, it leads us to doubt God's promise or promises. Pag pinaghaharian po tayo ng takot, dadalhin po na tayo nito sa pagdududa sa mga pangako ng Diyos. Ano pong sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 7? For God has not given us a spirit of fear, but of love, of power, and of a sound mind. Ano pong ibig sabihin ng 2 Timothy 1:7? Listen carefully mga patid, no? Ano pong ibig sabihin niyan? It means bigyan tayo ng Diyos ng disiplina na laging isipin na tayo ay mahal ng Diyos at tayo po ay merong makapangyarihang Diyos. Okay? Ito pangamba mo. Okay? Anong pangamba mo? Kalusugan mo? Pinansyal? Asawa? Anak? Anong pangamba mo? Ito, kinabukasan. Ito yung pangamba mo. Tapos, pantayan mo, ito ang Diyos ko. Mahal ako, spirit of love, na spirit of power, meron ako makapangyarihang Diyos. At ito ang ilalagay ko sa aking kaisipan at sa aking puso. Intindihan niyo po ako? Hindi mo dinedeny yung fear mo, pero mas higit mong kinikilala yung pagmamahal at kapangyarihan ng Diyos na nasa iyo. Yan po ibig sabihin ng 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God has not given us a spirit of fear, but of love, of power, and of a sound mind. Hindi ka kailangan pagharian ng pangamba. Pakisabi nga sa inyong katabi, kapatid, hindi ka kailangan pagharian ng pangamba. No? Ang lagi mong iisipin, ano man ang dahilan ng iyong mga pangamba, ang lagi mong iisipin, mahal ako ng Diyos, at ang Diyos na nagmamahal na ito sa buhay ko, ay makapangyarihan sa lahat. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangalawa, una, when fear reigns in our hearts, it leads us to doubt God's promises. Pangalawa, it blocks our opportunity to display God's kindness to others. Pag nagahari po ang pangamba, takot sa iyo at sa akin, no? Pinipigilan po tayo na maging mabuti, mabait sa mga taong nasa paligid po natin. Anong ibig niyo sabihin, Pastor Jeff? Ito pong sabi ni Pastor Jeff, no? Fear controls us to make us control people, resulting to a blind realization that God is able to control people in situation that we cannot. Sa madaling salita ho, pag tayo'y pinag-arian ng takot pangamba, no, gusto natin kontrolin yung sitwasyon. Gusto natin kontrolin yung mga tao sa paligid natin. Tapos nakakalimutan ho natin na meron pong makapangyarihan Diyos, no, na kayang kontrolin yung hindi natin kayang kontrolin. Amen? Amen ba?
Katuloy, dahil hindi natin makontrol yung dapat nating gustong, yung gusto nating kontrolin ng mga tao o mga sitwasyon, ano nangyayari sa'yo? Ano nangyayari sa'yo? Nag-iinit ulo mo. Diba? Nag-iinit ulo mo. Hindi mo makontrol anak mo. Kaya pagdating na anak mo, ikaw talaga anak, saan na magaling? Lumandi ka na naman. Ano ba ang ginawa mo? Paano buntis ka naman ng mababae? Away. Kasi paglabas ang anak natin, that is beyond our control. Mga batang magulang pa lang rito, magiging teenager ang mga anak ninyo. Face that reality. Teach them, as hanggang bata pa sila, teach them to be independent. But above all, teach them to be dependent on God and on God alone. Intindihan niyo, ha? Kaya madalas sa pag-iinit ng ulo natin, because may mga sitwasyon na nangyayari sa buhay natin that beyond our control. At nag-iinit ang ulo natin, nabubuhos tuloy natin sa asawa natin, sa magulang natin, sa mga anak natin, dahil it is beyond our control. Pero whatever that is causing fear and anxiety in your life, in your mind, remember this. Maybe your hands are tied, but God's hands are not. Okay? Hindi dapat mag-init ang ulo mo sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin dahil hindi ka naman Diyos. Accept the fact that you cannot control every situation and every circumstances in your life. That's why the Bible says, cast all your cares on Him, for He cares for you. Kwentuhan ko lang po kayo, tapos na naman po ito. Talagang kasama ho si Jeannie dapat sa pagpunta ko sa Amerika, doon sa Sovereign Grace Church Global Leaders Meeting sa LA. Kaso ho, marami po mga asawa na makakasama ko sa LA na hindi ho makakasama for some valid reasons. So ang decision po ng opisina natin sa Kentucky, ang decision po ng Executive Committee, huwag na lang isama yung mga misis. So that means, hindi talaga dapat kasama ho, Sir Jeannie. Unless gusto nila. Pero yung budget para sa misis, tinanggal na ho, to be fair. So yung sinabi ko po itong quote and unquote bad news kay Sir Jeannie Han, ito na ang desisyon ng Executive Committee. At wala tayong pera na ho, para sa pamasahe mo. Totoo lang po, yung umaga pong yon, ay yung gabing pong yon, nag-iisip na ako magbenta ng mga gamit-gamit sa bahay para makapag-raise ako ng fund at mabili ko ng ticket. Napakamahal ng ticket ngayon sa Amerika. Round trip, napakamahal. Tumaas ngayon. Plus, bibili ka pa ng travel insurance with COVID. Magkano ho yun? So, nag-pray ako nung gabing yon. Tapos kinabukasan, habang nag-pray kami ni Sir Jeannie, ang maganda ko, nakita ko po sa asawa ko, wala akong trouble na nangyari sa kanya. Naiisip niya, talagang gusto niya makasama, at gusto ko rin siya talagang makasama, pero handa ko siya mag-settle, miski hindi siya makasama, kung yun ang kalooban ng Diyos. So pagtapos kami mag-pray, mag-breakfast, binuksan ko po yung email ko, lo and behold, meron po magandang balita. Hindi ko na hinintay si Sir Jeannie na lumabas sa CR dahil nasa CR po si Jeannie yun. Sabi ko, Han! Sumagot ang Diyos! Wala na tayong problema sa plane fare mo. Totoo nga ang pangako ng Diyos. Sabi niya, bakit? Kasi yung Covenant Life Church sa Roseburg, Oregon, dahil in-invite niya ako na mag-preach sa church nila David York, ayaw nilang mag-travel ako ng mag-isa. Kasi they believe in the integrity and purity of the pastor, especially traveling pastor. Kaya gusto nilang makasama ka. Kaya nag-desisyon yung kanila mga elders na sasagutin nila ang pamasahe mo. Manila, LA, Roseburg, Oregon,
San Francisco back to Manila. Diba ho? Kaya nakasama ho ang misis ko. Nag-honeymoon ho kami. Meron po sanang made in America. Joke lang. No. Kaya tuwang-tuwa, sayang-saya ho kami sa provision ng Panginoon. But at the same time, we are also humbled. Yung sinasabi nga namin, Lord, sino ba kami para sagutin mo ang aming panalangin? Sino ba kami para pagpalayam? Totoo naman, sino ba kami para iparanas mo sa amin ang mga naranasan po namin? Nakailang state ho kami. No? Halos lahat ho libre. Hindi nyo alam mo, limitado lang ho yung allowance, yung dolyares sa dala ko. Talaga limitado lang ho. Pero purihin ng Diyos, halos hindi namin nagalaw. Nadagdagan pa nga. Ang bait ho ng Diyos. Sa mga bagat, ganap na pinakita niya ang kabutihan niya nung niligtas po tayo ng Diyos sa ating kasalanan at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Yan po yung walang katulad na kabutihan at kabaitan ng Diyos sa atin. No? Pero yung ibang mga bagay na araw-araw na nasasaksiyan natin ng katapatan ng Diyos, yan po ay mga bonuses na ng Panginoon sa atin. No? Okay? So, imbis na mag-init ang ulo ko na ba't hindi nyo sinama asawa ko, di kaya bakit ganyan, bakit ganito, imbis na mag-init ang ulo ko na babiyaya ko mag-isa tapos hindi ko kasama asawa ko, bakit may allow yon? Pwede mo naman sabihin sa Panginoon. Pwede mo naman ipagkatiwala sa Panginoon. And right there and then, just the following day lang, less than 24 hours after we prayed, sumagot po ang ating Panginoon. Pangatlo, pag tayo po'y pinagharian ng takot, matapos sa tayo. It kills our passion to do the great commission, the preaching of the gospel of Christ in our commitment to disciple others. Tandaan niyo po ito. Listen carefully. Tingin sa akin po. Fear activates complacency and insecurity. I'll say this once again. Fear activates complacency and insecurity. Dahil takot ka mag-share ng gospel, takot ka ma-reject pag nag-share ka ng gospel, bahala na silang pumunta ng impyerno. That's complacency. No, takot ka na maglingkod sa Panginoon, sabay ka na lang. Yung mga talents and abilities na binigay ng Diyos sa iyo na dapat ginagamit mo para sa church, hindi mo nagagamitin. See? Why? Because fear activates complacency and insecurity. Remember this, God did not design us to be a passive Christian, but to be an active Christian. We should ask ourselves, what are the abilities and the giftings that God has given to me through and by the Holy Spirit? When and how should I use this? Because a genuine believer will surely and should surely use her giftings, his giftings, for the glory of Christ and for the edification of the church. You know, mga totoong Kristiyano, active and not passive. Yung nga lang, pag inunahan ka ng takot, it promotes complacency and insecurity. Kaya nga sabi ni Lord sa verse 21, peace be with you. Anong sinunod niya? As the Father has sent me, so I'm sending you. Sabi niya, lumabas na kayo rito. But, di ba sinugo ko kayo para ipangaral ang mabuting balita? Anong ginagawa niyo rito? You're just passive. Well, in fact, I designed you to be active. What are you doing, guys? Maybe the Lord is also telling you right now, kailan ka maglilingkod kay Lord? Kailan mo ipapagamit yung mga abilities, skills, talents, giftings na binigay ni Lord sa iyo? Kontento ka na ba? Nakaupo ka lang dyan. Kapatid, do you see yourself an active Christian and not a passive one? Tandaan po natin, Diyos ho ang nag-utos sa atin. Diyos ho ang nagsugo sa atin. Diyos din ho ang magsusustain sa atin. Huwag tayong pagharian po ng pangamba. Huwag tayong pagharian ng takot. May mga nakakatakot, may mga nakapangamba na sitwasyon, pero tandaan natin, kasama natin ang muling na buhay na Kristo Jesus, na pinagtagumpayan hindi lamang ang kasalanan, kundi pinagtagumpayan din po ang kapangyarihan at bangis ng kamatayan. Amen? Manalangin po tayong lahat.
Panginoon aming Ama, maraming salamat po sa kapangyarihan, katotohanan, kaliwanagan ng iyong salita. Salamat po, Diyos Espiritu Santo, sa pagbibigay ng kapangyarihan at karunungan sa iyong lingkod upang mapaglingkuran ko ang iyong mga anak at mapakain ng salita mo na siyang nagdudulot ng kalaguan sa aming mga pananampalataya. Salamat din po, ikaw po nagbigay ng liwanag sa bawat isa. Habang sila po'y nakikinig, alam ko, Espiritu Santo, na ikaw ay nakikipagniig sa kanila. May mga bagay-bagay ka na tinuturo, pinapakita, pinapaliwanag sa mga puso't isipan nila. Lord, pinagkakatiwala po namin ang lahat ng aming pangamba, ang lahat ng aming mga takot, ang lahat ng aming mga kabalisan. Sapagkat sapat ang katotohanan ng presensya mo sa buhay namin na hindi mo kami iwan at pababayaan ni walang isang segundo na dumaan sa buhay namin na hindi mo kami sinamahan. Indeed, God, you will be with us even through the end of the age. And that is our comfort, that we are worshiping, we are depending and trusting on the faithfulness of our risen Christ. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. God bless you.